Nangyari na ba sa inyo ang naghihintay ng matagal bago ng flight? Nakakabagot no? Kung may 4 o 5 oras ka pa bago lumipad, anong gagawin mo? Kakain? Matutulog? Netflix and chill? Pero kung katulad kong utak bike pagpipiliin nyo, imbes na maghintay lang, mas gugustuhin ko pang makasingit ng ride. Pero paano kaya yun? Saang airport kaya ako pwede magbike? Naiya ba? Nakasama sa worst airports in Asia? Asa ka pa, di mo talaga ito makikita sa Pilipinas kasi mahanap mo ito sa Bangkok. Napadpad kami sa Bangkok dahil dito ang layover namin, Chaz, para sa anniversary trip namin nitong 2024. Pinili namin ang Bhutan bilang destinasyon namin at sa Bangkok ang tigil papunta at pauwi galing Bhutan. Pero nang pauwi kami, lagpas 10 oras kaming maghihintay sa Bangkok bago ang flight namin pabalik sa Pinas. Mabubulok lang talaga kami sa airport kung maghihintay lang kami doon. Kaya naisip namin, magsingit kaya tayo ng ride. Total, nandyan lang naman sa tabi ng airport ang Happy and Healthy Bike Lane o HHBL. Sa video na ito, papakita ko kung nasaan ang Happy and Healthy Bike Lane, paano magbike dito, mga makikita mo sa HHBL at mga first impressions ko rito bilang isang Pilipino. Pero bago ko to pakita, siklista ka bang mahilig sa bike trips at tips? Hi, ako si Jangan Bikes at gumagawa ako ng lingguhang videos tungkol sa mga adventures ko at mga bagay na tutunan ko rito. Kung ganito rin ang hilig mo, like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para una mong malaman tuwing may bago akong video. Follow nyo na rin ako sa @JanganBikes sa Instagram, TikTok at Facebook. Halika na, tuloy na tayo sa video! Excited kaming masubukan ng HHBL dahil noong kasagsagan ng pandemya, nakikita ko itong napakagandang bike lane sa mga Thai bike influencers tulad ni Muscali. Matagal na raw maraming siklistang nagbabike malapit sa airport ng Bangkok, pero para maiwasan na raw ang mga banggaan ng motorista at siklista, binuksan ng gobyerno sa tulong ng mga private sponsors ang 23-kilometer green lane sa palibot ng airport, eksklusibo lang para sa mga siklista. Noong 2015, in-upgrade ang cycling track at tinawag itong sky lane, at ng 2018, muli itong in-upgrade at nilaparan ng gobyerno at tinawag na Happy and Healthy Bike Lane. Naisip ko na mas maangas pakinggan ang dating pangalan na Skyline, pero para hindi matinag ang mga pamilya rito, mas mabuti na rin ang bago nitong pangalan na Happy and Healthy para mas madiin ang kabutihan ng exercise para sa mga kalusugan ng tao. At papakita ko sa inyo mamaya kung gaano ito kaganda para sa kalusugan ng mga taga-Bangkok. Bilang mga Pilipinong lumaki sa Metro Manila, naisip namin, wow, napakaswerte talaga ng mga Thai na may ekstrang pakinabang sila sa airport. At dahil nasa Bangkok na rin kami nito at may oras pa, susulitin na namin ito. Pero gaano nga ba kalapit ang HHBL na kaya namin magsingit ng ride dito? Mga 6.8 kilometers na taxi ride ang layo ng arrival hall mula sa gate ng HHBL. At gaya ng sinabi ko kanina, 23 kilometers ang haba ng cycling track na may 47 meter elevation gain. Okay na rin kung makaisang ikot kami rito. Eh sa Naiya o sa mga airport na malapit sa inyo, ano mga nakapalibot dito? Comment nyo nga sa baba. Sulit din sa amin na magpalipas ng oras sa HHBL dahil libre lang ang mismong paggamit ng cycling track. Kaya ang mga taga Bangkok, dinadala lang ang sariling bikes dito. Kami na mga turista, paano kaya? Buti na lang, may bike rental sila. Maraming pwedeng pagpilian mula sa mga simpleng city bikes hanggang sa mga high-end Pinarello road bikes. Kailangan lang gumawa ng account sa website nila at doon mag-book ng bike. Dumating ang flight namin sa Bangkok galing Paro, Bhutan ng 5:30 PM. Buti na lang, bukas pa ng gabi at 9 PM nagsasara ang Happy and Healthy Bike Lane. Ang problema lang namin nito, hanggang 7 PM lang ang cut-off time ng pagkuha ng bike rental. Makakalagpas kaya kami ng immigration at baggage claim at makakabiyahe papuntang pick-up point bago mag 7 PM? At ito, umabot kami sa cut-off time ng bike rental. Dito namin kinuha ang bikes, tinulungan kami sa setup at iniwan ang mga gamit dito dahil galing pa kami sa airport. Makikita nyo rin dito yung iba't ibang bikes na pwede nyong hiramin. Ayun ang may pinarelo. Ayun ba yung narelo? Oo. Yung ala sa taas pwede. Oo. Nandun sa harap yung brakes. Iniwan namin yung bags namin dito. Pwede nyo rin rento, mga dogma.
for 1,500 baht. So, iba't ibang lights at tools nila. Puro park tool. Wow! Inaalagaan ang bike. Woo! Umabot kami! Sobrang clutch! Maabot kami, Chaz, sa Happy Bike Lane. Grabe ang ganda rito. Malaking bike park talaga siya. Sana Pilipinas kailan na. Ang sistema rito, may susuot na wristband na ang tawag ay Snap. RFID band ito para makapasok at makalabas ng HHBL cycling track. Pagkakuhan ng Snap, nilagyan namin ito ng cash amount para rin gamitin sa pagbili ng pagkain sa food court dito. At ito siya. Sa wakas, naranasan na namin to. So nag-rent kami ng hybrid bikes lang kasi kakagaling na namin sa flight mula Bhutan. Tatlong chainring, 7 speed yung cog. Basic na basic pero para lang talaga maranasan to. Tapos sa pag bike rental namin dahil gabi, nakakabit na yung bike lights namin, nagsama ng helmet. Maliwanag din ang mismong cycling track. At grabe ang ganda. Pilipinas kailan pa? Nandito kami ngayon sa blue lane. Ito ang slow lane. Dahil naka-hybrid bikes lang kami at hindi namin kayang bilisan. Dito kami sa blue lane. Pero ay ang purple lane sa tabi, kung makita nyo yan, yan yung fast lane. Pero sa ngayon wala pa ako nakitang dumadaan na mabibilis. Yan yung fast group. Yung okay dito sa ruta, patag na patag talaga siya dahil sa paligid siya ng airport. At ang dami naka time trial bikes dito, dami naka aero bikes. Pero kami, pasyal lang dito sa hybrid bikes namin. I'm happy and healthy. Nasaan na si Muscali? Sobrang lakas lang talaga ng hangin dito at bukas na bukas siya. Let me draft. It's like Nueva Ecija and I'm wearing a loose shirt. More flashbacks ng unrestricted. Sobrang lala ng headwind. Ayan na, may distance. May mga distance markers pa sa bike track na to para alam mo kung gaano ka nakalayo mula sa simula. Yan na yung airport, yan na yung terminal. Yung aliw dito, dahil katabi ng airport, madadaanan talaga kayo ng aeroplano sa ibabaw. Yan yung aeroplano! Ano, naiya, kailan na? Sobrang galing talaga kapag may pakialam yung gobyerno sa kalusugan ng mga mamamayan niya. Kayang gumawa ng ganito kagandang bike lane sa paligid ng airport. Kasi, ang dami namang lupa sa paligid ng isang airport at di mo pwede tayuan ng gusali yung tabi niya. Maliban sa naiya, kaya siya support. Pero itong maayos at magandang international airport, may lugar talaga para sa tao, para magamit talaga at mas sulit yung lupa. Kung gusto talaga, may paraan. Kung ayaw, may dahilan o kurakot. Rest stop muna. Parang every 5 kilometers na ganito. Ah, purple eh. At lalabas na kami sa bike course.
Para siyang amusement park ride. Pero ang saya kasi pang bike lang talaga. So dyan kami pumasok kanina at papasok na kami sa park. So yung buong building ito, nandyan yung bike rental, may bike shops, ATMs, bike servicing, lahat. Parang paraiso siya para sa mga siklista. So ngayon, iikutin namin yung mismong bike park. Ganda naman dito. Bakit ang ganda rito? Bakit ang ganda? Ayan. Ganda naman dito, baba. Ito may bike shop. Ah, cafe siya. Dito kami nag-rent ng bike sa loob nito. Ito, open park. Yeah. Oo nga eh. Kasi ito, maraming kainan dito. At puro mga bike racks. Ayan, makita nyo lahat ng bike racks. May restaurants. Ito, open space park talaga. So, dyan naglalaro yung mga bata. Mga nag-skateboard, rollerblades. Ito, ayan. Grabe. Bakit walang ganito sa Pilipinas? Ito naman yung may malaki silang parking lot. So karamihan ng mga tao na nagbabike dito, nagdadrive at nagpa-park. Tapos saka sila magbabike sa course. Na halos 23 kilometers ang inikot namin, isang lap. Malaki na rin kung isipin mo na marami sa taga Metro Manila nagtitiis lang sa MOA at may mga intersections pa. Dahil pa mga garit sa'yo, ito, pang siklista lang talaga. Ang saya, ang saya. Ang saya ng exclusive bike lanes. Kasi safe ka. At may kita nyo rito na iba-iba yung mga nagbabike. Mula folding bikes, MTB, fat bikes, hanggang mga aero, time trial bikes. Talagang nagsasama-sama rito. Yung okay dito, may kids bike park para makapractice yung mga batang magbike. Yan na parang may path. Yeah, may mga bike paths, mga cones, tapos may iba't ibang slopes para masanay yung mga batang magbike. Maganda nga may ano eh. Yan na parang may konting ahon. Oo. Saka turns para matuto rin sila. Yeah, may nagbabike. Pwede raw. Ah, okay. Thank you. Tapos meron mas maliit na bike path na katabi ng jogging path. At yung materyales pa ng jogging path, tartan, parang track oval talaga. Oh, may outdoor gym pa sila. Yung nararamdaman ko bilang isang Pilipinong siklista na nandito ako ngayon sa Happy Healthy Bike Lane ng Thailand, naiinis talaga ako. Naiinis ako na ito ang pwedeng gawin ng may pakialam sa mga siklista, sa mga joggers. Ito ang nagagawa ng may pakialam sa public space at kung nagagawa niya para sa kalusugan ng mga tao, sa mental health ng mga tao. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. At ito nagagawa ng gumagawa ng paraan. Ito yung malaki ng park para sa lahat. So marami nagpipiknik, maraming batang naglalaro. Iba, iba talaga yung lugar na to. Nakakaawa ang Pilipinas, nakakaawa ang Pilipinong siklista. Nakakaawa dahil kaya naman magkaroon ng ganito sa kapitbahay lang natin ang Thailand. Pero hindi magawa-gawa. Yung malupit pa rito, meron silang pump track. Solid. Tagline nila, more than just a bike lane. At higit na higit nga talaga siya. Humble lang ako kung gaano ako naiinis sa Pilipinas na hindi makagawa ng ganito. Hindi ko gets bakit yung Thailand na kapitbahay lang at halos pareho lang ng Pilipino, kitang-kita mo rito talaga na mas maunlad na at iwan ang Pilipinas dahil walang pakialam ang gobyerno sa public spaces, sa pagkapakanan ng mga tao. Nakakainis, nakakainis.
Ito ngayon yung main building ng bike rental. So ibabalikan namin sila. Nakikita nyo na iba-iba yung mga bike parkings dito. So karamihan itong mga nakatayong pang bike. Pero marami rin yung nakadiretso, the usual. May bike shops din dito. May cafe pa. Yes, yes. Okay, yes. Okay. Ito. Uhaw na kami. Daming shakes dito. Dami rin pagkain. Ito kinuha namin. Mga smoothie. Basta Chaz. Time check. 8:52 ngayon sa Bangkok. May flight kami pabalik sa Manila mamaya. Bukas ng alas 4 ng umaga. Pero dadiretso na tayo sa airport. Oo, oh, sa airport na kami. Hindi na kami mag-hotel. Sila mo may tools and pump. Yeah. Ngayon, so wala palang shower yung banyo na to. Kaya pupunta na kami sa airport. Doon na kami kakain ng hapunan at maliligo bago ng flight namin mamayang alas 4 ng umaga. So kung gusto niyo pumunta rito sa Happy Healthy Bike Lane, kahit na nakapalibot yung course sa airport, hindi siya nakadikit sa terminal. Kaya nag-grab pa kami papunta rito. Mga 12 minutes lang naman yung grab. Mas maganda ipin sa grab yung sky lane. Kaya mas magandang ipin sa grab yung sky lane kasi yung Happy Healthy na bike lane pin sa grab na sa labas. At ngayon naglalakad kami palabas. At ang laki-laki pa naman ng parking lot na to. Mukha talaga kami nawawala rito na may nag-alok sa aming makisabay na lang. Kasi dala-dala namin yung mga malalaki naming bags. Ayan, taxi. There. Yan na yung grab namin. Makakasakay na kami papunta sa airport. Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang!